Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. It's Monday morning, dalangin ang aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po at ang aking sambahayan ang inyong tatanungin sa biyay at awa ng Panginoon, ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong araw na ito, magsisimula ang ating linggo, umaga po dito sa Winnipeg, sa mga nasa Pilipinas, at magpapahinga na ngayong gabi. Inyo po munang pagkalooban ng maikling oras ang atin pong pag-aaral. Ang topic po natin for today ay may pamagat na 3 kinds of idolatry. Simula pa ho noong lumang tipan, ay ang tao ay likas na nakatuon doon sa pagsamba. Nilikaya ta talaga ng Diyos ang tao with a desire to worship. God created human beings, ito po yung realidad, with a desire to worship. Pero ang issue po dito ay yung hindi kung gustong sumamba o hindi ng tao, ang issue po rito ay yung object ng pagsamba ng tao. There is something within the human heart that responds to a sight of glory with adoration and praise. Likas yun, ano po? And this is true both to the religious people and to the non-religious people. Hindi lang po mga kapatid religyoso o mga taong nasa spiritual na desire to worship ang merong ganitong kagustuhan. Even the non-religious, kumbaga built in sa kanila yon, kaya kahit sa ang kultura, kahit sa ang bayan o bansa, makikita nyo po yung mga pamamaraan at ritual, part ng culture ng tao, yung pagsamba. In fact, yung ating bansang Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila at inintroduce yung pananampalatayang Romano-Katoliko, ay meron na pong object of worship yung ating mga katutubo. Yun pong mga aitas o yung mga dinat ng unang tao sa Pilipinas, ay meron na po silang mga anito. Yung pong mga anitong yon, yun po yung kanilang object of worship. Sila po ay gumagawa ng mga ritual dito at magpahanggang ngayon sa ilang bahagi po ng Mountain Province sa Pilipinas, ay makikita po rin natin yung kulturang ito. Yung pagkakatay ng hayop bilang paraan ng kanilang paghahandog ay parte ng kulturang ito na kanilang kinagisnan. So lahat po halos ng mga bansa, kay sibilisado o hindi sibilisado, ay kakakitaan natin ng ganitong klase ng mga pagsamba. So in other words, mga kapatid, worship, though it is a religious term, is simply being devoted to someone or something. That is the meaning of worship. Worship, bagamat ito'y associated sa relihiyon, worship, bagamat ito'y laging ginagamit ng mga taong simbahan, ay hindi naman po talaga laging nakatuon ito sa simbahang kinabibilangan. Kasi ang ibig sabihin po ng worship ay devotion for someone or something. So nakuha niyo po, you can worship your dog like many other people are doing nowadays. Hindi man nila tanggapin o ayaw man nilang aminin, pero gano'n na lang sila pasunurin ng kanilang aso, ng mga hayop, ng kanilang salapi, ng mga bagay na material, ng kanilang bagong kotse, ng kanyang bagong bahay. So worship and devotion to something can be seen in those arena, in those example that I mentioned. So, it is showing reverence, another meaning of worship, showing reverence and honor towards someone or something. Kaya hindi natin maialis pati ang tao magiging object ng worship. And we can see it nowadays. Mamaya po sa pagbibigay ko na example ng mga video na ipapakita ko sa inyo, tayo po ngayon manonood lang ng mga video . At itong mga video ito, maglalarawan ng iba't ibang uri ng
idolatrous worship ng tao. So, sa ating pag-aaral ngayon, it is a making of sacrifice to protect or procure something. Yan ang ibig sabihin po ng worship. Tayo po'y sumasamba para magkamit, tumanggap ng anumang mga bagay. Kaya po nagsasakripisyo. Ito halimbawa, pag magpapatayo ng bahay ang isang tao, bakit tayo naghahagis ng barya sa mga foundation? Para sa paniniwala na kapag naghagis ka ng pera sa pundasyon ng bahay, laging may pera, laging mayroong blessing. Ewan natin kung saan galing yung kulturang yun, kung yun ba sa mga Chinese or sa mga kung sino man. Kasi yung idea ng feng shui, ano po? Sinasangguni sa feng shui ang tamang disenyo ng bahay. Kahit sablay yan sa architectural design, kailangan masunod yung feng shui. Yung tama ang pintuan daw, hindi raw dapat tagusan. Lahat ng yon ay associated sa idolatry. Bakit kailangan magpatay ng manok ang integrity ng structure at ibubuhos ito sa mga poste? Ano kinalaman nun sa integrity at tibay ng bahay? Pero parang pag hindi ka nakapagkatay ng manok at hindi nagbuhos ng dugo, ay hindi matibay yung bahay. So, ganun po yun eh. Laging merong ganung klase ng idea. Pag yung maglalakbay, no, merong mga idea na para maging safe yung journey, merong mga ritual. Pag mga kasalan, bakit kailangan maglagay ng itlog sa bubong ng bahay? Yun. So, yung idea ng wag maglagay daw ng itlog para wag umulan. At marami pang mga, ang tawag doon ay erehiya. O sa Tagalog po ay erehiya, sa English po yun ay heresy. At alam natin yung heresy ay from the word heretic, yung mga gumagawa ng mga sablay sa pananampalataya. In some way, we can consider this idolatrous. So marami pong ganon. At tandaan po natin mga kapatid, in other words, lahat ng bagay na aking binanggit, every person on the planet is a worshiper. Every moment of every day, makikita natin yung tinatawag na worship sa puso ng tao. Because we all are devoted to someone, we all are devoted to something that captivates our hearts. Kaya kung sasabihin natin ang tao ba'y likas na worshiper, we can say yes. Ang problema lang, sino yung object ng worship na yon? Likas po talaga sa atin ang mananamba. Kasi po, ang definition nga natin ng worship, kung sino yung nakaka-captivate sa ating puso, ito po yung pinagtutuunan natin ng pagsamba, siya ang nasusunod. At atin pong obserbahan, for the last couple of weeks ng buhay ninyo, sino yung inyong sinunod? Sino ang inyong pinagkagastahan? Sino ang inyong ginawang prioridad? At ano ang naging pangunahin sa buhay ninyo? Masakit man tanggapin, pero ito ang nasunod, ito ang pinagkagastahan, ito ang inyong pinagplanuhan, ito ang importante sa buhay ninyo. And that thing or person can be an object of your attention that can be your worship. Huwag naman ganun, Pastor Ruel, hindi naman. Pero kayo po ang magde-decision nun, at ito po yung sinasabi ko sa bawat isa sa atin, ito ang realidad. Kung sino po ang ating binibigyan ng pangunahing attention, siya ang ating sinasamba. So for us, this becomes a functional God. Whether you admit it or not, kung sino yung first sa buhay mo, siya ang object ng pagsamba mo. So worship is not merely an aspect of our being, but the essence of our being as God's image bearer. So ang resulta nito, all of life is ceaseless worship. Walang katapusang pagsamba. Kasi nilikha naman tayo ng Diyos doon eh. Nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. Ang problema, dahil nga po sa kasalanan, dahil po doon sa naging bunga ng kasalanan, naging patay yung ating espiritong konektado sana sa pagsamba sa Diyos, nakafocus ngayon yung ating buhay sa pagsamba sa mga bagay na hindi tungkol sa Diyos.
Practically, this means that while worship does include corporate church meetings, like singing songs, like liturgical forms, it is not limited by these things. Yung worship ay makikita natin kahit hindi sa arena ng church building o ng isang religious gathering. Madalas nga makikita natin tong worship, yung anino ng worship, sa mga non-religious activities eh. Ano yung halimbawa nun? Po, kung atin pong titingnan mamaya, may tatlong uri kasi yung tinatawag na idolatry. So, atin pong unang ilagay sa ating isipan, when it comes to idols, whatever dominates your affection is your idol. And that idol will be the center of your worship. So maganda pong magbulay-bulay tayo ngayong umaga. Pagbulay-bulayan natin, ano ba sa palagay mo talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo? Pag sinabi nating Diyos, that will be the center of everything. That will be the center of your planning, the center of your decision making. That is where you will put your money. That is where you will put the future of your home, your personal life, nakasentro doon sa bagay na yon. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Kaya mga kapatid, ito ang katotohanan. Kung ano yung pinakamahalaga para sa iyo, that person or that thing, whatever it may be, will be the center and the evolution of your life. That is where your life will evolve. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Kaya nga, sabi ng Panginoon, seek ye first. Lagi po yun sa Bible eh. Pangunahin yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And this is in reference to those who believe in God. Doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naman nila magagawang sa kanilang sarili manampalataya sa Diyos kung hindi sila born again, hindi para sa kanila yung Matthew 6:33. Matthew 6:33, seeking the kingdom is for the believers. Because in essence, non-believer will not seek God. They will long for something. They will seek for something. But they will not seek God. Tandaan po ninyo, lagi naman naghahanap ang tao eh. Likas naman sa tao maghanap. Pero ano yung hinahanap ng tao? Only the things that will satisfy themselves. They seek for career, growth. They will seek for improvement. They will seek something that will satisfy their own fleshly impulse. Likas yun sa tao. Laging hahanap at hahanap ang tao. But they will never seek God. Seeking God, take note, is a byproduct of being born again. Seeking God is a product of being saved. That will be the first move of a believer. You will seek God. But in the sinful, natural state of man, no one seek God. Romans 3, chapter 10, verse 11. No one is righteous, none, not even one. For all have sinned and come short to the glory of God. No, Romans 3:11 says, no one seek God. Nobody seek God. In the natural state of human condition, no po, wala pong hahanap sa Diyos. So yung paghanap sa Diyos ay bunga na. Ito po'y bunga na ng pagiging born again. Bunga na ng pagiging ligtas. Kaya pag binanggit yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, it is associated and it is a commandment of Jesus to the believers. Because only believers has the capacity to seek God. Kaya po hindi tayo naniniwala dun sa mga seeker-sensitive church, seeker-sensitive worship. So ano ba yung hinahanap ng tao? At yung hinahanap ng tao, yun ay binibigay ng mga seeker-sensitive church na ito. At kung ibibigay natin na yung hinahanap ng tao, hindi ang Diyos ang hinahanap ng tao, kundi yung gusto lang ng flesh. Kaya many churches ngayon cater to the needs of the flesh. Ano ba yung hinahanap ng mga tao sa pagsamba? Gusto ng tao yung nakakatawa, ibigay natin. Ang gusto ng tao yung magandang kantahan, tugtugan, ibigay natin. Ang gusto ng tao ngayon, maiksing sermon, ibigay natin.
Ang gusto ng tao ngayon sa pagsamba para silang nanonood ng sine, ibigay natin. Let us give to these people who are seeking what they want. The question is, what are the people seeking? They are seeking everything as far as the flesh is concerned, but they will never seek God. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya whatever dominates the human affection, whatever dominates the human hearts and desire, that is whom they will worship. And without the power of the Holy Spirit, take note, without the power of the Holy Spirit, without the work of the Holy Spirit, regenerating the dead spirit of a man, man will never worship God. Man will never seek God. Without the power of the Holy Spirit, no person ever worships God. Yes, they will worship, built in yon, but not God. They will worship the desires of the flesh. They will worship the desires of their human urge to be with the divine. Pero hindi para sambahin ang Diyos na makapangyarihan, kundi masatisfy lang yung gusto nila. And you all remember what happened doon sa wilderness nang ang Moses na nagtawid sa kanila sa dagat na pula at nagpalaya sa Ehipto ay saglit na napawalay para makipagtipan sa Diyos. Ang mga tao na inip kay Moses at ang paniniwala, hindi natin maaasahan ng Diyos na yan ni Moses, let us create a God of our own. So they ask Aaron, bigyan mo kami ng Diyos, gumawa tayo ng Diyos, na yung Diyos na ito sasama sa atin kahit saan tayo pumunta. And they created a bull, a golden calf, para kanilang sambahin. Likas ito sa tao. Gagawa tayo at lilikha tayo ng preference natin ng Diyos na ating sasambahin. Kaya napakadelikado po nito eh. Kasi kahit na po ikaw na nag-aakala na lagi ka sa gitna ng worship, lagi ka sa gitna ng religious activities, don't you know that the religious activity can sometimes be a replacement of a true God? Kaya nga sa Matthew 7:21-22, ang sasabihin ng mga tao, Panginoon, sumasamba kami sa iyo. Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Panginoon, lagi akong present. Lord, ganitong ginagawa ko. Pero sasabihin ng Panginoon, di ko kayo kilala. The object of your worship is not me. The object of your worship and religious activities are your own desires and not me. So, yun po yung nakakatakot na verse sa Bible eh. Yung sabihin sa inyo ng Panginoon, lumayo ka sa akin, di kita kilala. Sa kabila ng mga bagay na ginawa mo at sa kabila ng mga pagsamba na idinulot mo, ang tanong, kanino sa tunay bang Diyos? So in our sinful nature, tandaan ninyo mga kapatid, we worship and serve created things rather than the Creator. Romans 1:25, ano po ang sabi? They exchange the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. And yung mga binabanggit dyan na created things, hindi lang po yung mga ribultong inanyuhan. Kasi minsan nakasentro tayo doon pag sinabing idolatry. Eh yun lang mga larawan na isinasabit sa dingding, yung mga krus na isinasabit sa leeg, o kung ano pa mang larawan na sinasabi. So hindi lang po yun ang idolatrous worship. Bagamat noon pa man, iyan yung isa sa dahilan kung bakit ang mga reformers, mga early reform fathers ay nanindigan na talagang labanan ang Roman Catholic because of that. Pero sa panahon ngayon, nag-evolve na ang idolatrous worship at hindi na lang doon sa mga bagay na ginagawa ng mga Roman Catholics. Kundi ito po'y nag-evolve sa mas makapangyarihang idols na nasaan? Nakikita natin sa mga cellphone, nakikita natin sa television, nakikita natin sa mga Korean novela, teleserye, na kung saan umaagaw ng ating mga buhay. Higit kesa doon sa mga ribulto doon sa simbahan, na wala namang silbi dahil hindi gumagalaw, hindi kumikilos, mga palamuti lang yon. Wala nga kaibahan yun, kundi, ano tawag doon, wala nga kaibahan yun sa mga
decoration na inilalagay nyo sa bahay ninyo, nandun lang yun, mga nakatantindig lang yun doon, nakatayo lang doon, walang silbi yun. Wala namang power yun eh. Pero yung devotion ng tao, yun ang powerful eh. Yung bang devotion ng tao kung saan ibinibigay nila yung kanilang pagsamba, devotion, pagyakap. Pero again, yung ginagawa ng mga Roman Catholic na mga rebultong yan, hindi masyadong makapangyarihan at walang masyadong epekto. Ang matindi epekto ngayon ay ang teknolohiya, yung mga bagay na meron tayo na gumagawa ng paraan para ilayo tayo sa Diyos, kumuha ng ating oras, ng ating atensyon. Sa totoo lang ngayon, mas makapangyarihan pa ang cellphone kaysa sa mga rebultong nakikita natin sa mga Roman Catholic churches eh. Ngayon ang tanong, ano mas makapangyarihan ng devotion ng tao? Yung cellphone? Ito? O yung rebultong nakapako doon sa mga simbahan? Eh sasabihin ko po sa inyo, mas makapangyarihan ito. Walang tao na aalis ng bahay nang naiwanan ito eh. Babalikan at babalikan kasi ito ang buhay nila. Nandito ang lahat. Dito umiikot ang lahat. Pagising pa lang, bubuksan to. Titingnan ano ang mensaheng, unang mensahe na kanyang natanggap. Titingnan kung may message ba o ano ba. So ngayon po, ang number one na idol eh. Cellphone. Gadget. Parang hindi mabubuhay ang tao without it. Ngayon, be honest. Ikaw na Roman Catholic na ang devotion mo ay sabi nga eh, to venerate the saints, to venerate Mama Mary, to venerate Jesus, yung mga rebultong ito, kung hindi man talaga pagsamba ang tawag nyo dyan. Ang tanong, ano mas makapangyarihan, yung mga yan o ang cellphone? So pinalitan na ng mga teknolohiyang ito ang ginagawa na pagsamba sa mga idols. Tama po ang Apostol Pablo, they exchange the truth about God for a lie, and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen? So we always choose someone or something other than God to be the object of our affections and the desires of our heart. So in essence, we are all therefore idolaters. Pangit man pakinggan, pero ikaw na Kristiyano na nakikinig sa akin, Kristiyano ka na, pero idol worshipper ka pa. Pangit man pakinggan, pero ito ang katotohanan, na minsan kabilang tayo sa mga tao na nagbibigay ng higit na pagsamba sa mga ginawa kesa sa gumawa. Exodus 32 verse 1, ito po yung kwento kanina. When people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. And for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Yung sinasabi ni Moses na Diyos, hindi na natin alam kung ano, kung nasaan na siya. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya gumawa na tayo ng sariling Diyos na sasama sa atin. Likas yan sa tao. Gagawa at gagawa ang tao ng sarili niyang Diyos. Idolatry is hard to spot sometimes because idolatry comes in different forms. Ayan. Some idolatry are obvious. May mga ribulto, may mga ritual na ginagawa, may mga common things na ginagawa kaya madaling maspatan. Pero yung ibang idols are very subtle. Subtle, hindi obvious, mahirap maspatan. But we know from the scripture that idolatry is universal among human beings. And so, let us be wise and take a closer look para ating mapag-aralan ano ba yung iba't ibang idols o iba't ibang idolatry. Punta na tayo sa ating pag-aaral. I would like to suggest 3 forms of idolatry. Perhaps it may help us examine the idols in our lives that rob God of the glory that He alone deserves. Ito yung umaagaw, ito yung mga idolo ng buhay na umaagaw sa atensyon natin para sa Diyos. Ano po yung unang idolatry?
So ito yung madaling maspatan. Ito po yung pagan idolatry. So when people think of idols, usually the first thing that comes to mind is someone ancient, uncivilized, yung mga tribo na sumasamba sa mga anito. So yan yun, yung mga pagan. Yan yung dinatna ng mga Roman Catholic sa ating bansang Pilipinas. At dito sa Canada, yung mga native Indians dito, meron pa rin sila magpahanggang ngayon. Meron silang mga ritual na ginagawa na umiikot po silang sumasayaw sa apoy. May mga hawak po silang mga tungkod. Kahit na po dito sa bansang Canada na kung titingnan natin, napaka-civilized na nito. Pero there are rituals na ginagawa po ng mga native people associated sa kanilang pagan idols, sa kanilang Diyos, sa kanilang sinasamba. At dito po yung, eto po natatawa ako kasi sa Pilipinas, nakita ko na rin sa iba, yung mga kotse nila, meron pong tinatawag na dream catcher. Alam niyo po ba yung dream catcher? Na po, yung pong bilog na gano'n na may mga palawit, na po, na bilog na gano'n, may mga palawit na mga kung ano-ano, sinasabit po nila sa kotse nila. Parang wala lang, hindi nila naiintindihan, yun po ay pagan part of a ritual ng mga Indians. Ang tawag doon, dream catcher. So, ang paniniwala nila, yung mga pangit na panaginip, kapag meron ka noon, nahuhuli noon, hindi ka magkakaroon ng pangit na panaginip. So, ang pag meron ka noon sa bahay, nakasabit po yun sa mga ano, sa pintuan, dream catcher. Yun po yun. Sa mga Chinese naman, meron silang iba't ibang mga bagwa, yung mga palaka para sa negosyo, yung palakang may pera sa bibig, isda, at kung ano-ano pa. So ito po ay part ng kanilang pagan belief. At ito po ay nag-root saan? Sa katagal-tagalang pang panahon. Pagan idolatry, I guess, is the easiest to spot because it takes on the most obvious form. At meron po itong mga seremonya, may mga ritual na ipineperform para po sa kanilang Diyos. At minsan, kahit Kristiyano na, nakikipagan pa. Hindi nyo nalalaman na ang paggawa ng mga bagay na ito'y paganong paraan. Kristiyano, no po, magpapagawa ng bahay, sasabihin ng mga arkitekto o ng mga foreman, magpatay ho tayo ng manok, ibuhos po natin yung dugo ng manok sa mga foundation. Kristiyano ka na ha, mananampalataya ka na. Pero ano gagawin mo? O sige, gawin ninyo. Makikiuso ka, makikigaya ka. Pero alam mo na kapag nagpatay ka at nagbuhos ka ng dugo, that is an offering to a God. A God of whom? Is it the God of heaven? No. Yun po yung paganong ritual. Ganun po ang ginagawa. Kaya pag darating ka sa isang lugar, sa Baguio halimbawa, magkakatay po yung shaman. Yung hindi po pastor ng relihiyon yun, hindi po pastor ng Christian faith yun, kundi pastor po yun ng paganong pananampalataya. Yung shaman, sila po yung spiritual leader ng mga pagan religion na ito, yung kinatay na manok, titingnan po yung atay at nadedetermine nila sa atay kung yung inihandog o inialay na hayop kay baka, kay kalabaw, kung ano man yan, ay malinis. Dahil ang gusto nila, malinis yung handog. At sa atay daw yung nakikita kung clean or not. Ayon sa kanila. Ngayon, yun po yung magiging rite of passage. Ito po yung magiging rite of passage to the things unknown. Kaya, ito po yung pagan. Ano po? Pagan idolatry, pagan tradition and expression vary widely and can involve communal outdoor rituals, solitary meditation or contemplation, or the use of symbols like talisman or altars. Pagan magic is a spiritual practice aimed at creating change in an individual and in the world through prayer, physical actions, and incantations. Minsan nga po, hindi mo naman maintindihan kung ano yung mga inuusal. At yan po ang bahagi ng pagan practices na yan. Pagan idolatry. Sa pagan idolatry, mapapansin ninyo na nag-iiba-iba yan, no?
minsan they worship the nature, yung nature. At sa Pilipinas, uso yan yung mga pumupunta sa Mount Banahaw. Kasi daw yung Mount Banahaw ay makapangyarihang bundok yon, at yung mga tao pumupunta roon, pagbaba may dala ng tubig galing doon sa bundok, at yung tubig daw na yon nakagagaling pag ininom, etc. etc. Those are part of pagan worship. Kasama po yung mga incantation at inuusal ng mga Latin at bahagi ng kanilang worship at pagsamba. Kasama po rito yung yoga, na po, pagan rituals commonly focusing on honoring a deity, yung Diyos, observing natural cycle katulad ng seasonal changes or the waxing and waning of the moon. Kaya ang tinitingnan nila yan eh, yan ang binabantayan ng mga pagan eh. Yung pagbabago ng buwan, kapag bilog ang buwan, mapula ang buwan. Yan po yung mga mahalagang panahon sa pagan religion. At dyan sila gumagawa ng mga paghahandog. So, yung mga transitioning into adult, na po, yung rite of passage, may ritual sila para sa kasal, sa patay. At makikita nyo po yung pagan ceremonies na ito sa iba't ibang bahagi ng buhay at kultura ng tao. Kaya nga po sa Chinese, pag namatay, pinapabauna nila ng mga perang papel. At saan galing ito? Ancient traditions believe na ang taong namatay, pag nabuhay, kailangan may dala-dala siya. Kaya yung pyramid ng Egypt, nakita po nila doon na yung mga paraon na namatay ay sinamahan talaga ng mga sundalo. At alam nyo po ba, literal daw yun, na maraming mga sundalo na nung inilibing ang mga Pharaoh ng Egypt, totoong sundalo isinama sa loob na inilibing. Sinarhan yung pyramid kasama yung mga sundalong ito, kasama ang mga kayamanan, mga kasuotan, karwahe, at lahat ng mga army ng paraon isinasamang malibing, dahil ang paniniwala, pag ang dating ng araw, mabubuhay ang paraon at kailangan niya yung mga army na yon. So those are part of pagan belief. No po, ay ang Halloween, ang celebration ng Halloween ay parte ng tinatawag na celebration na kung saan ang mga Druids, na kung saan pagdating ng October 31, yung mga kaluluwa ng mga namatay, ng mga kamag-anak ay babalik at guguluhin yung community. Kaya sila ay nagmamaskara, nagsusuot ng mga nakakatakot para lituhin itong mga kaluluwang ito na bumabalik, para hindi sila makapanggulo. Nakuha niyo po mga kapatid, those are pagan practices. Pero marami ngayong simbahan, maraming mga Christians, mananampalataya, nakiki-Halloween. Nagsusuot ng mga maskara, susuot ng mga costume, nang hindi naman nila naiintindihan ano ang pinagmulan nito. That can also serve as pagan idolatry. So, ito po yun. Po. Some pagans offer food or drink to their gods or ancestors. And this offering may be shared by the participants as part of the feast. Po, yan po. Minsan ay ano tawag doon, magkakatay ng ano, ng kung ano man, pagsasalu-saluhan, makita niyo yung ritual na ito. So, sa iba't ibang klase ng mga pagan practices sa Pilipinas. Ayan. So, ito po ang isang halimbawa niyan, modern day pagan worship. In the reflection, we welcome death and the mysteries. We welcome you. We welcome you. Had you cast this circle to be a place of growing flowers and gentle showers, a place of love and peace and protection. We welcome the spirits of fire, the spirits of passion and determination. We welcome the will and the spark. Water, element of the soul, element of the moon, the passion of the dead. Ladies, spin your circle right.
inyo po mga kapatid. Yan ang mga pagan rituals. Magpahanga ngayon ay ginagawa po yan. Yan. So pagan idolatry is characterized by practices that are explicitly spiritual in nature but do not involve God. It do not involve the Father, Jesus Christ, or the Holy Spirit. Katulad ng video nakita natin, sino ang sinasamba? Kanino nakaukol yung worship? Ang object of worship ay ang fire, wind, yung elements. Elements of nature. But not the Father, not Jesus Christ, or not the Holy Spirit. So rather, it may be for some other named God or unnamed God. Ayan. So tinatawag po kanila dito, nila, Lady and ewan kung ano-ano yun, no? Napanood nyo naman. At kayo na po ang humusga. So ito pa isa. Ito ho, malupit ito. Hello, Trinity! Hello, Trinity! Hello, Trinity! Hello, Trinity! Hello, Trinity! Hello, Trinity! Let them continue without fierce opposition, and we stand here today in defiance of their siege and destroy their symbols of oppression. Symbols of oppression. For those of us who can, we must stand up for those who cannot. Addiction. So what we were doing is trying to destroy the symbols of the things that are caused to, or that cause harm, that oppress us, whether that is people's theocratic views, trying to instill theocratic rule in a supposed secular society, whether that is the Supreme Court utilizing their powers to decimate our rights, give power to those who are further taking our rights away from us. The symbol of the flag was meant to represent the communities that the people in authority. So, ayan po mga kapatid, nasa YouTube naman po yan, satanic worship yan, satanic religion yan, hail Satan daw, di ba? Nakakapangilabot na talagang the object of their worship is no other than but Satan. Yung pong mga paganyan-ganyan, hindi niyo po ba napapansin, lagi pong kasama yan sa satanic symbol at satanic worship. Pero pinauso lang ng bini yung nakiki-AA tayo without us knowing the history of that symbol. Nakita niyo po yung mga kamay ng mga tao, paano nila minamak yung Diyos, yung symbol ng sungay ng goat. So ayan po yun mga kapatid. At in many forms, hindi natin napapansin, very subtle, nakakapasok ito. Things like yoga in its truest form. Well, I have nothing against doing exercise. Yung nagpapabending-bending, kung iyan po'y exercise lang, I have nothing against it. Pero pag it involves meditation, pag nag-involve na po yung astral, ano tawag doon, yung astral meditation, yung out-of-body experience, palalabasin mo yung espiritu mo to go outside of your body. So ito po mga kapatid ay idolatry. The attempts to connect to nature, bowing down to idols, o yung pinauso po ng mga Hindus at Buddhism yung TM o yung Transcendental Meditation. Yan po ay nauso ng dekada 80 ng pagdating ng mga Maharishi sa Pilipinas. May mga school, pinapasok po yung mga Maharishi. I studied at a private school when I was in high school. At yung pong amin pong paaralan ng isa sa pinapasok po yung TM o yung Transcendental Meditation.
Kaya kami po, bago magsimula yung pag-aaral namin, nag-TTM po muna kami, Transcendental Meditation, to clear the minds, at kung ano-ano pa, may posture po yun. Tapos may mga ritual po yun, sabay-sabay po kayong, puro ganun. O sasabihin nyo po bang walang kinalaman sa spiritual yun? It is something spiritual. Ang tanong, sino yung object ng pagsamba nun? Diyos ba? Wala sa scripture yung mga ganun. And many, many examples of pagan idolatry. So this would also mean, include Hinduism, Buddhism, at iba-iba pang uri ng mga isim. Alam nyo naman mga kapatid, kung bakit ubod ng dumi ng pagkain ng mga East Indian. Minsan nagtataka tayo. Bakit kailangan na kamay ang gamitin sa paglalamas ng mga pagkain ng hindi hinugasan? Bakit nagtataka kayo yung isang video na nakita nyo sa YouTube na yung isang taong putol ang kamay na yung kanyang ginagawang tinapay, iniipit niya sa kilikili bago niya inihulog sa kumukulong mantika? Tiningnan ko po at inaral ko ito. Ito ba'y part lang talaga ng kanilang culture? O ito po ba'y talagang bahagi ng kanilang relihiyon? Ito po, obserbahan ninyo, sa kanilang mga templo, kapag magpapakain po sila, pwede naman gumamit ng paper plate. Pwede naman na ilagay sa paper plate yung pagkain nila. Pero bakit sa kanilang mga templo? Pupunasan lang nila yung sahig. Uupo lahat ng tao ron. Kay anuman ang iyong kalagayan sa buhay, uupo kayo. At tatakalan kayo sa simento ng pagkain at sa simento kayo kakain. Bakit? Kasi those are part of their religious belief. Kailangan mong lumagay sa pinakamababang kalagayan. No po? Part yan ng Hindu belief na kailangan mong maging mababa, maging nasa kalagayan ng pinakamababang uri. Hindi nila pwedeng patayin ng surot, ang lamok, ang ipis. Kaya nagkalat yun doon. Sa mga lutuan, saan ba matatagpuan yung mga ipis, yung daga? Di ba sa kung saan may pagkain? Pero hindi nila yun pwedeng patayin. Kasi ang paniniwala nila, pwedeng kamag-anak nila yon because of the doctrine of reincarnation. At dahil kamag-anak nila yon, hindi sila ipapahamak noon, hindi sila bibigyan ng sakit, dahil iyon ay espiritu, kaluluwa ng kanilang kamag-anak. Paniniwala nila yon. At iyon mga kapatid ay hindi kultura kung hindi iyon ay relihiyon. Part yan ng kanilang religious belief. Other kinds of pagan idolatry include the use of Ouija board, no po, crystal ball, tarot cards, reading the stars, o yung reiki, wala ko idea dyan kung ano yung reiki na yan, and the like. So yan po yung iba't ibang mga instrumento na ginagamit sa pagan worship. So yan ang una, pagan idolatry. So kung kayo man ay merong hibo o part pa ng mga pagan rituals na yan, pag Kristiyano ka, wala nang ganyan kapatid. Wala nang mga anting-anting. Wala nang mga kung ano-anong mga paniniwala na wala naman sa Biblia. Ang pamahiin ay bahagi ng pagan belief, pagan idolatry. Na kapag ikaw ay buena mano sa pagbili, yung pera na ibinayad sa'yo, ipapagpag mo pa doon sa pagkain para lang masabi, buena mano, buena mano. Those are pagan beliefs. Magne-negosyo ka, kailangan pangunahin sa negosyo mo yung palaka na merong pera sa harapan at pusa na ganun ng ganun. Those are pagan beliefs. Tandaan niyo po mga kapatid, God is a sovereign God. He is the one in control. Napag-aralan na po natin yung God's providence. Walang nangyayari sa buhay na hindi ang ating Panginoon ang kumokontrol. Bakit ilalagay mo ang kinabukasan mo, ang negosyo mo, ang karir mo, ang iyong buhay, ang pag-aasawa mo sa mga pamahiing ito na likha ng pagan religion? Nakuha niyo po mga kapatid. Ipagpauman ninyo, medyo iba ang approach ko sa tinig ng pag-asa ngayon kasi I want to educate Christians, believers.
Kristiyano na, nakikiganito pa eh. Eh hindi niyo buo alam na ito ay isang uri ng idolatry. No, pangalawa. So ayun po yung una, no po. No, ito panoorin niyo ulit tong video na to. Hindus believe in reincarnation. Each rebirth is determined by the karma that you accumulate from your previous life, but it can also be affected by Hindu notions of purity. But there is a sect of Hinduism called the Aghori, challenging the very fabric of Indian society. Most Hindus are obsessed with maintaining ritual purity, not eating certain foods or touching certain things that can defile you. What this obsession with purity and pollution has done is it's created what we now know as a caste, from the Brahmin who are at the very top to what we now refer to as the Dalit or the untouchables at the very bottom. It's the untouchables who do all the work that nobody else wants to do. They're the ones who clean the streets, pick up the garbage, deal with the sewage, things that would defile a pious Hindu. When body is burning, if anybody get this ashes in his body, power is coming from there. The Aghori believe that God lives within you, and if God lives within you, then nothing you do can defile you. A very small movement, mostly of ascetics, prove this belief by taking part in ostentatious displays of defilement. They will cover themselves in the ashes of the dead. They will eat rotted corpses. They will drink their own urine. Oh my goodness. They will sleep within the cremation grounds. It's an idea that's very difficult for everyday Indians to take part of. But something remarkable has happened over the last few decades. More and more middle-class Indians, Brahmins even, disgusted with the caste system in India, have begun to adopt Aghori ideals, but through social activism, by taking care of the weak, the hungry, by feeding and caring for the poor, by touching those who are outcasts, the lepers, the sick. And they do this from a place of deep spiritual awareness. They really believe that God lives within every individual and that nothing can separate you from God. It's a beautiful idea. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit, di ba, may caste society talaga eh. Sa India, yun, yung caste, C-A-S-T-E, caste society. Yung mga Brahman, sila yung nasa ibabaw, sila yung mga priest. Sila yung hindi pwedeng humipo ng gawain kahit ano. Hindi sila pwedeng magtrabaho kasi sila ay nasa high society. Yung mga nasa ibaba, yung mga nasa lowest caste, sila po yung gumagawa ng mga trabahong marurumi. At yung mga taong yon na gumagawa ng marurumi, hindi pwedeng hipuin yung mga nasa itaas. Nihipuin yung paanong mga nandon. Hindi pwede. At hindi pwede mag-asawa yung nasa lowest na society ng mga nasa highest o sa middle. Iba-iba po yung caste eh. Ganun po ang India. At kahapon lang, meron ako na-interview na isang East Indian woman na nandito po sa Winnipeg. Para nga po i-reinforce ko ang teaching na ito. Tinanong ko siya ng marami. Kaya yung mga paniniwala po nila, yung mga arranged marriage, fixed marriage, hindi po yun, culture lang. Yun po mga kapatid ay religious in nature. Imagine mo, hindi mo nakikita yung mga pangasawa mo. Hindi po sila naniniwala dun sa marriage because of love o yung love marriage. No, hindi, hindi. They still believe and practice yung fixed arranged marriage. At yun po ay part ng kanilang relihiyon. No po? So ayan po mga kapatid, napakaraming yan, yung mga pagan religion na yan. Ayan. So, so, ayan. So, ayan po yon, three forms of idolatry. Number one, pagan idolatry. Ito ngayon yung number two. Yung tinatawag na secular idolatry. Ano naman yung secular idolatry na yan, Pastor? Unlike pagan idolatry, secular idolatry ay mahirap maspatan. Kanina, yung pagan idolatry, ang daling makita eh. Kita agad natin yan. Pero itong secular, mahirap po siyang makita.
matanggap agad at makita. While, because it is generally free of religious language, hindi siya relihiyon, hindi po siya makikitaan ng religious ritual, typically, wala siyang spiritual practices. But don't be deceived, it is just as real and as damaging katulad ng pagan idolatry. Ito pong secular idolatry is practiced even by those who don't consider themselves to be religious. It is the most common form of idolatry in our modern Western culture. So ano ito? Ano itong secular idolatry? So mga kapatid, the gods of our culture include sex, money, power, physical appearance, family, romance, fame, leisure, celebrities, success, food, comfort, image, and the like. Ito po mga kapatid, ang very common idolatry of today. Secular idolatry ang tawag dyan. Una, sex. Sa usapin, mahaba-haba itong discussion na to eh. Hindi po ba kayo nagtataka ngayon sa panahong ito, in our generation, tumindi ang obsesyon ng tao pagdating sa sex. Wala na pong hiya, hindi na marunong mahiya ang mga tao ngayon na ipangalandakan ang kanilang sexual preference. Ngayon natin narinig yung mga terminong gangbang. Yung isang babae, pagtutulong-tulungan na ng mga lalaki na makipag-sex sa isang babae. Na with consent ng babae. Threesome. Yung dalawang mag-asawa, dalawang couple, kukuha ng isang lalaki, either babae o lalaki, makikipagtalik sila doon. Ito po mga kapatid, ay hindi normal. Hindi po ito bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Pero ngayon, nakakapasok po ang kulturang ito, ang pagsambang ito sa gitna ng secular idolatry. And it is becoming a norm. What happened in Sodom and Gomorrah is now happening in our present time. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Sila pa yung may boses ngayon na mukhang sila ang api. Sila pa yung mga boses ngayon na tila kaawa-awa dahil hindi sila pwedeng ikasal. Nagwawala si Aisa Sigera dahil sila daw ay hindi maikasal ng kanyang partner na babae. Eh, because pareho kayong babae. At mga bakla na nagpapahayag na dapat meron silang parehong right nung babae at lalaki. Hindi nga pwede. Dahil sisirain ninyo ang establishment ng isang family. Ng isang family na may involvement ang lalaki at babae para magkaanak. Paano kayong magkakaanak? Pareho kayong lalaki. Family, tawag ba sa ganon? Sisirain ninyo ang social structure. Sisirain ninyo ang mundo pag kayo na lang ang natira sa mundong ito. Dahil sa inyong mga kabastusan at sa inyong mga ginagawang kaimoralidad. Ito'y pagsamba sa mga bagay na ito in nature, subtle, pero hindi nyo papayagan na ito ay magiba dahil ito ang inyong preference. You will worship your body. Na po, si Charis Pempenko ay si Jake Cyrus na ngayon. Hindi mo na makikita nung hinubad ni Jake Cyrus yung kanyang t-shirt, ipinakitang wala na siyang breast, na siya ay isang ganap na lalaki. Yung Charis na kumakanta ng napakataas, hindi mo na makita ngayon, boses lalaki na si Jake Cyrus. Kung nagagawa yun na siyensya, ang paniniwala nila ay siya ay talagang likas na lalaki. Pero mga kapatid, alam naman ninyo na lahat ng yon ay hindi likas. Kung nagagawa man ngayon sa panahon na ito, na yung ari ng lalaki, imi-mutilate, puputulin mo ito, at ilalagay mo ngayon ay isang
private part ng isang babae, kung nagagawa ng siyensya ito, hindi pwedeng palitan na ikaw ay ginawa ng Diyos at sinilang na isang lalaki. This is the culture of our time. People are after about money, power, physical appearance. Ito lang yung panahon dahil meron ng opportunity baguhin yung ilong na ginawa ng Diyos para lang naman sa paghinga ay pipiliting gawin katulad ng mga matatangos dahil iyon ang kanilang larawan ng magandang lalaki at magandang ilong. Everything. The gods of our culture includes all of those things that I mentioned and all the things that I posted. Diyan po sa atin pong PowerPoint. People, religious or otherwise, give themselves away to attain all of those things. Sex, money, power, physical appearance, family, etc., etc. They give themselves away in order to get them and to keep them. They dominate their lives in a way that mirrors religious devotions. It works something like this. Someone has a false idea of what heaven is, a false idea of what hell is, and they turn to a false god for deliverance. That is how it is. In other words, mga kapatid, ito yung kung ano yung masyadong hinahangad ng tao. Hindi nyo po ba alam na maging ang pagkain minsan ay nagsisilbing Diyos-Diyosan? Kaya nga lang sinasabi ng Bible, di lang naman tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Pero minsan, maging ang pagkain ay ating ginodiyos. Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung desire natin? Kailangan makakamit ko yun? Kailangan matikman ko yun? At lahat ng bagay, katulad ng pagkain, pagnanasaan. Kailangan meron din akong bagong damit na ganon, meron din akong bagong sapatos na ganon, kailangan marami akong pera katulad ni ganito, kagaya ni Rosmar, kagaya ni ganito, na kung sino-sino pang mga mayayaman sa Pilipinas. Kailangan ganon din ang itsura ko, kamukha ko si ganito, kamukha ko si ganon, dahil ito ang ipinoportray ng Diyos ng mundong ito. Nakuha niyo po mga kapatid. Nung isang araw nakapanood ako, nanonood po ako nung vlog ni Boss Toyo. Ano ba tawag doon? Pinoy Pawn Star. No po? Yung nagbebenta doon kay Boss Toyo. Imagine ninyo, meron dalawang babae doon pumunta. Nagbenta. Alam niyo kung ano ibinenta? Ibinenta yung kanyang bra at binenta yung kanyang panty na suot-suot pa. Ano yun? For the content lang? Wala nang kahihiyan. On national television, kaganda-gandang babae, hinubad yung kanyang panty sa harapan ni Boss Toyo. Ito naman si Boss Toyo, may toyo talaga ito, pinapaamoy pa yung panty dun sa national television. Ay, hindi yata national television yun, YouTube lang yata ho yun. Pero hindi ko po alam kung napanood nyo yun. Sinong matinong tao ang gagawa nun? Sinong matinong tao na merong isipan pa na pupunta ka para ibenta mo yung panty mo? Pero that is how it is. The pagan culture of our society, the secular culture of our society, do whatever you want. At sasabihin nila, hanggat di ka nakakayapak ng iba, gawin mo yan. Hanggat gusto mo, gawin mo. And that is how it is. People do whatever they want to do. Panoorin niyo po ito.
Nakita niyo po yan? Concert po yun ng Michael Jackson. Wala pa hong ginagawa si Michael Jackson niya, no? Pumasok pa lang si Michael Jackson, tumayo pa lang siya ng paganyan, nahimatay na at nakapo, hospital na inabot ng maraming mga tao. Napakaraming nahimatay. Ano po? Hindi pa ho gumagalaw yan. Ngayon, nung ipinaling ni Michael Jackson yung kanyang mukha, nakita niyo po ba yun? Ano nangyari? Lalong nagkagulo. Nung tinanggal ang salamin, ayan po ang epekto. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ayan. So, yun po mga kapatid ay isang kakaiba. Ano tawag dyan? Nakita mo lang si Michael Jackson, nahimatay ka na? Nakita mo lang si Michael Jackson, nag-hysteria ka na? Eh si Michael Jackson yan, patay na ho yan. Eh ngayon, may beanie. Hindi ko po naririnig pa yung beanie na yun. Hindi ko pa nakikita yun. Wala ako idea roon. Pero nakita ko lang po kung paano ang mga tao'y magkagulo. May Alden Richard at Catherine Bernardo. Pumunta rito sa Calgary. Kagulo ang mga Filipino. Nakakatawang minsan ay nakakainis. Hinarangan ng kalsada. Nagkagulo doon sa Calgary. Yung neighborhood na alam nyo rito sa Canada, hindi ka pwedeng tumuntong sa lawn ng may lawn. Hindi ka pwedeng tumuntong sa property ng may property. Pero pinuno po nila yung lugar kung saan si Alden at saka si Catherine ay nasa isang bahay na ang sabi ng direktor, hindi naman namin palalabasin eh, ano inaabangan nyo dyan? Yung mga tao nagtambayan doon para lang masilip kahit paano si Alden at saka si Catherine. O marahil yung iba nakikibanwagon lang o kung anuman, pero ang punto, ganun kapanatiko ang mga tao. Aminin nyo man o hindi, ganyan ho makikipagpatayan ng mga tao sa kanilang idolo. Lahat gusto pinagtatalunan. Ngayon ang sentro ay ang issue tungkol sa nanay ni Yulo, mapangalan ni si Yulo, yung Yulo na nanalo sa Olympic. Dalawang grupo ang Pilipinas ngayon, makananay, yung isa makagirlfriend ni Yulo. Nakuha niyo po mga kapatid. Kagagaling magbigayan ng opinion, akala mo mga expert sa pagbibigay ng opinion in regards sa parenting yung kabila, in regards naman sa pagiging girlfriend yung kabila. Oh mga kapatid, ano tawag dito sa ganyan? Ito na yung mundo na kung saan masyadong obsessed ang tao sa mga bagong uso. Kung anong sikat, kung anong usong pag-usapan, nakikiuso po tayo. Nung isang araw, ang issue ay si Ed Lapis. O ngayon, wala na. Tapos na ang issue kay Ed Lapis. Kaya si Ed Lapis, pinakamagandang ginawa, huwag kumibo. O hindi nawala yung kanyang mga miyembro. Nanatili pa rin yung kanyang mga miyembro. Yung mga fanatics pa rin kay Ed Lapis, nandun pa rin. Ipagtatanggol pa rin siya. Kahit na nga lumabas na yung katuruan na heretic teaching ni Ed Lapis, andun pa rin sila, ipinagtatanggol. At ganun eh. At si Ed Lapis, hindi siya kumibo. Hindi niya dininay, hindi niya tinanggap. So, tumahimik lang. Pero yung relihiyon ni Ed Lapis, nandun pa rin. Yung turo ni Ed Lapis, nandun pa rin. Kasi ang mga tao, magaling lang sa una. Ang mga pastor, mahilig lang din sumabay at makiuso. Pero hindi naman nila tinuturo, hindi naman nila ina-expose. Imagine nyo, nakapasok yung teaching ni Ed Lapis sa mga churches. Walang nagawa yung mga bishop. Walang nagawa yung mga pastor para pigilin yan. May mga obispo nga, in-encourage pa yung ibang mga pastor mag-aral doon sa kaliwanagan ni Ed Lapis eh. At may alam ako relihiyon, ganun. Obispo pa nga yung umatin doon eh. Ano nakakuha niya kay Ed Lapis? Kaliwanagan ba o kadiliman? Ngayon, anong gagawin mo? Ituturo mo to sa simbahan mo? No wonder yung simbahang ito, ganun na rin ngayon. Nakuha niyo po mga kapatid. Napakadaling pasukan ang kultura ng isang bahang, ng isang simbahan, ng isang turong kulto. Dahil sa kapabayaan ng kanyang mga leader. At ang kapabayaan ng mga leader ay ang kakulangan ng pagtuturo. Kakulangan ng pagpapaliwanag. Imagine mo kung ikaw merong isang relihiyon, tapos yung lahat ng pastor mo iba-iba turo.
Kayo mismo sa loob ng simbahan mo, iba-iba ang inyong stand. Eh ano yung mangyayari sa mga miyembro mo? Kaya pag nagtanong yung miyembro, Pastor, ano ba stand mo rito? Ganito. Ikabila, ano stand mo rito? Ganito. Magkaaway at magkakontra yung ano, yung stand. And you called it unity? Tapos ang pangalan mo, unity? Di po ba? Napakalaking kahibangan. Pero ito na po yung culture eh. Ito na yung kultura. Enjoy. Three forms of idolatry. Pagan, madaling maspatan. Secular, hindi masyado, mahirap matagpuan. O mahirap ma-identify. Pero meron pangatlo, ito yung religious idolatry. Ano naman yan? Yung religious idolatry, yan ang third, seems like worship on the outside, but it is not real thing in the inside. Ito po yung relihiyon ng mga Pharisees. Ito yung relihiyon ng mga kaaway ni Kristo during his time. Relihiyoso sila, mukhang tama naman yung ginagawa nila, pero ginagawa nila ito sa kaipokritohan. At ang tawag ng Panginoon sa kanila, kayo'y mga nitsyong pinapute, pero ang inyong loob ay bulok ng mga kalansay. So churches are full of this religious idolatry. Because they are always in the church, doing the motion of religious practices. Every Sunday, they go in and they go out, without ever engaging them with their heart. At ang religiosity na ito ay full hypocrisy. Imagine a person who goes through a church faithfully every week. Faithfully, walang sablay. First Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday, nandun sila. They sing the song, listen politely to the sermon, put money into the offering. They perform the various rituals that are expected of them, such as taking communion, being baptized, because this individual is doing all the religious things expected of them. And they assume that they are in God's good graces. But in fact, they are committing idolatry. How? Their false god is the religious practices themselves, not what the religious practices point to. Amen? And Jesus regularly on his earthly ministry butted heads with these people. They devote their time, their effort, their religious traditions without having real love for God. They trusted in their performance, not God, to save them. And they believed that their external holiness meant they were eternally holy as well. Yet Jesus called them beautiful graves with dead men's bones inside. Mga kapatid, there are millions of very religious people who are guilty of religious idolatry. One example, bibigyan ko po kayo sa Roman Catholic. One example, yung tinatawag nilang Holy Doors of Mercy. Yung Holy Doors of Mercy, matatagpuan po yan sa St. Peter's Basilica sa Rome. Naalala niyo po ba mga kapatid, alam niyo yung mga pilgrimage ng Islam, bago po tayo pumunta rin sa Holy Doors of Mercy na yon. Paliwanag ko lang saglit. Yun pong Islam, meron po silang tinatawag na Islamic pilgrimage. Ito pong Islamic pilgrimage, kailangan makapunta ka dun sa holiest place ng Islam. Ano yun? Yung pong Medina. Yun pong nag-hajj sa, ano ba yung mga sacred place na yun ng Islam? Kayo na pong mag-type, alam nyo naman yan. Sa Saudi Arabia, yung sa Mecca. Yan. Mecca, Medina, yun yung two places of, pilgrimage sa Islam. Eh. Pag nakarating ka dun, ay holy ka na. Iikot-ikot kayo doon, no? Ikot-ikot kayo doon, siksikan. Kaya nagkakamatay yung mga tao, tama si Kuya Larry Montillano, sa Mecca, sa Medina. So yun yung place of pilgrimage for the Islam. Ngayon, naisip na Roman Catholic, dapat meron din tayo niyan. Nagkakagulo mga Islam diyan, dapat meron din tayo diyan. So gumawa Roman Catholic, ito po ay nung 2016. So pakinggan niyo po, bago ito. Yung Holy Doors of Mercy na matatagpuan sa St. Peter's Basilica sa Rome, ang Roman Catholic nag-declare noong 2016
na Year of Mercy. Ano po? Year of Mercy. At sinabi nila, the holy doors of mercy in Rome would be opened for a limited time. Limitado lang. Hindi pwedeng laging bukas kasi mawawalan ng silbi na yon kasi magiging pangkaraniwan na lang. Pero on a limited time, anyone who passed through the doors would have their sins absolved. Kita nyo, ang tindi ng kalokohan itong mga to eh. Katulad din yan, nung araw na ibinebenta po yung indulgence, hindi pa ho ginagawa yung kasalanan, pwede mo nang bilihin para ka mapatawad. Ito naman ay doors of mercy, kapag dumaan ka sa door, lahat ng kasalanan mo, bayad! Can you imagine? And this is a classic religious idolatry. Saan mo nakita sa Bible yun, dadaan ka lang sa pinto, bayad na kasalanan mo? Ay ang sabi ng 1 John 1:9. No? Ang 1 John 1:9 sabi, Diyos lang na siyang pwedeng magpatawad. And we need to confess our sin. That we need to be faithful so that God can forgive us. Not by passing through a doorway or any other activity, religious or otherwise. Ang dami hong ganyan. Ito po, maraming video niyan eh. Sagrado Corazon Senior o mas bansag sa tawag na Tadtad, isang Christian vigilante group ng umano'y mga kulto na nagtataglay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang kinampanang ritual at mga anting-anting na minsan ang naging paramilitary organization o kaanib ng pamahalaan na lumaban sa nooy pag-usbong ng insurgency sa ating bansa. Isa sa pinakakilalang tagapamuno ng naturang samahan ay si Roberto Madrina Jr. kung saan linihis nito ang pangalan na mula sa kilalang Tadtad ay binansagan niya itong The Catholic God Spirit na umano'y isa lamang religious group organization kung saan nakasaad umano sa banal na kasulatan ang paggamit ng kanilang tinataglaying kapangyarihan bilang panlaban sa masasamang elemento. Ngunit buwan ng Agosto taong 2000, Barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon ang kinilalang Tadtad na umano'y hindi ninuman kayang matagusan ay tila ba tuluyang natadtad ng bala ng makasagupan nila ang mga kasundaluhang bit-bit ang matataas na kalibre ng baril. Naging isa sa pinakamadugong encounter ang pangyayaring ito kung saan sa loob lamang ng ilang minuto pumantay ang katawan ng 16 na miyembro ng Tadtad na kalunos-lunos ang sinapit. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa pagkatodas ng 16 na miyembro ng samahang di umano tinatablan na pinangalanang The Catholic God Spirit o mas bansag sa tawag na Tadtad? Dekada 70 nang matatag ang samahang Sagrado Corazon Senior o mas kilala sa bansag na Tadtad. Ang samahan ay tinatag ng isang nagngangalang Sagrado Sadi Jr. na umano'y isang retired military na nakatira sa munisipalidad ng Initao, Misamis Oriental. Ang mismong tagapamuno na si Sagrado Sadi Jr. ay siyang sinasamba rin ng kanyang mga miyembro na tinitingalang parang santo kung saan tinatawag pa nga itong Papa Sagrado o Sacred Father. Bawat kasapi ng grupo ay dumadaan sa matinding ritual kung saan karamihan dito ay miyembro at galing sa sekta ng Romano Katoliko. Ang grupo ay gumagamit ng tinatawag na mga anting-anting kung saan ito umano ang nakapagbibigay sa kanila ng proteksyon at mismong kapangyarihan. Karamihan pa umano sa ginagamit nitong agimat ay ang mismong nikap ng patay na tao o mas kinilalang tuway-tuway sa lingwaheng Bisaya. Isa umano ito sa pinakamabisang sandata para sa kanila na kayang makapagbigay ng kapangyarihan kung saan hindi sila tinatablan ng bala at mga patalim. Kinailangan ring dumaan ng bawat member sa mga initiation rites at sagradong pananampalataya upang malinis ang spiritual at physical nitong kalooban kung saan lumuluhod umano ang mga ito kada 3 oras para lamang maipagkaloob sa kanila ang kapangyarihang inaasam.
Suot ng bawat miyembro ang iba't ibang uri ng kwintas at mismong damit na balot ng mga nakasulat na orasyon. Makikita rin halos sa buong miyembro ng grupong tadtad ang galos ng pagtataga sa kanilang mismong braso. Ito ay nang dahil bago pa man umano maging ganap ka ng kasapi ng tadtad ay kinailangan mo munang malampasan ang ritual kung saan tinataga ang mismong braso, at kung hindi ito tatablan ay tsak ipinagkaloob na sa iyo ang kapangyarihan. At kung magtamo naman ito ng galos, isa o mano itong indikasyon na hindi pa ipinagkaloob sa iyo ang kapangyarihan kung saan hindi ka kikilalaning miyembro ng naturang samahan. At nang dumaan ang panahon kung saan tumunog na ang pangalan ng tadtad, kung saan unti-unti nang dumami ang kasapi nito, dito na sila ginamit ng pamahalaan bilang paramilitary organization o samahan na kaanib ng militar. Ito ay sa kadahilanan na ng mga panahon iyon ay unti-unti na rin umusbong ang Moro insurgency sa bahagi ng Mindanao. Una nang nabuo ang naturang mga paramilitary organization kung saan tinatawag itong BSDO o Barrio Self-Defense Unit na binubuo ng mga sibilyang inarmasan ng pamahalaan para labanan ang pausbong na communist group ng Hukbalhap. At sa mismong pagpasok ng termino ni Marcos, ang BSDO o Barrio Self-Defense Unit ay ginawang CHDF o Civilian Home Defense Unit, kung saan naging pangunahing target nito ang mga pausbong ng Moro Rebels at NPA sa Mindanao, kung saan karamihan sa mga umanib dito ay ang mga kilalang anti-communist religious sect kagaya ng Tadtad, Samahang Ilaga at ang nooy notorious ring Alsamasa. Kalaunan ng mapatalsik si Marcos, binuwag rin ang binuo nitong CHDF at pinalitan ng tinatawag na CAFGU na binuo naman ng Administrasyong Aquino under AFP Reservist Act. Ito ay upang labanan pa rin ang patuloy na pag-usbong ng insurgency, lalo't mismo sa bahagi ng Mindanao. Kung kaya't dito na rin nasubok ang taglay na kapangyarihan ng bawat anting-anting ng mga samahang tinatawag na kulto, kung saan isa nga ang organisasyon ng tadtad. Nasaksihan po umano ng mga militar ang kakayahan nilang hindi tinatabla ng bala o kahit anumang uri ng mga patalim, bagay na nagresulta rin ito sa pakikisapi ng iilang militar sa grupo ng tadtad. At nang naging mabisa ang sanib pwersang samahan ng tadtad at militar, kung saan tuluyan ang napahina ang pwersa ng mga rebelde, dito na tuluyang nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan ang isla ng Mindanao. Ngunit sa likod ng kapayapaang nakamit, napalitan naman ito ng tila ba mapang-abuso at sigang miyembro ng grupong tadtad. Nakaladkad at nasangkot na ang pangalan ng mga ito sa malalaking krimen at mga masasamang gawain, bagay na ang Noy isa sa pinakapinagkakaroon katiwala ang kaanib ng militar ay ngayon naging isa na sa pinakamortal na kalaban ng mismong pamahalaan. At nang tila naging notorious na ang pangalan ng tadtad na gumagawa at nasasangkot sa mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, taong 1994, isang pangkat ng mga tadtad ang lumipat at nagpuntang Bukidnon na pinamumunuan ng isa sa kanilang kinilalang leader na si Roberto Madrina Jr. At upang maiwasan ang pagkakaladkad ng grupo ni Madrina Jr. sa naturang madungis na pangalan ng tadtad, dito na binansagan ni Madrina ang kanilang samahan bilang Catholic God Spirit at sinabing hindi sila kasapi ng tadtad nang dahil isa lamang umano silang religious group organization na sumusunod sa banal na kasulatan kung saan sila umano ang sundalo ng Diyos na lumalaban sa kasamaan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, bagamat inibaman ang pangalan nila, nasasangkot pa rin ang mga ito sa samot-saring krimen kung saan mismong isa na nga sa mga tagapamuno nilang si Madrina Jr. ang nakagawa ng karahasan ukol sa pananaksak sa isang sibilyan. At nang maging wanted na sa batas si Madrina ukol sa kaso nitong kinakaharap na frustrated murder, buwan ng Agosto taong 2000, pinasok na ng pinagsamang pwersa ng militar at kasundaluhan ang liblib na bahagi ng Barangay Kimanait, Pangantukan, Bukidnon, kung saan ito ang lugar na pinagkukutaan ng umano'y samahang kulto ng Catholic. Yeah, masyado mahaba eh, no? Pero kayo na lang po manood, nasa YouTube naman yan. Yan po yung grupong tadtad, nagkamatay po lahat yan. Dahil akala nila di sila tinatabla, niniratrat po sila ng Armalite, patay po silang lahat. 16 po namatay dyan. Ito naman po isa pa. Sa pamamagitan naman ng isang concert, ginunita ng mga miyembro ng PBMA o ng Philippine Benevolent Missionaries Association sa Dinagat Island sa Surigao ang Dimanoy End of the World ngayong araw.
Ang tawag nila rito, Doomsday Party. Itinatag ang PBMA ni Ruben Icleo Sr. na itinuring nilang Divine Master. My report, si Jun Veneracion. Sa dibdib na isla ng Dinagat, matatagpuan ang sentro ng grupong Philippine Benevolent Visionaries Association o PBMA na iba ang grupo dahil sa kanilang mga paniniwala. May mga miyembro ang PBMA na ang dinudyos ay ang nagtatag ng kanilang samahan. Si Ruben Icleo Sr. ang tinatawag nilang Divine Master. Kahapon, ginulitan ang death anniversary ng kanilang Divine Master kaya dumagsa ang mga tao sa San Jose, Dinagat Island. Nag-alay ng bulaklak ang mga miyembro na pawang nakasuot ng puti. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose, Dinagat Island. Kung sakaling dumating madaw yung panahon ng paggulo ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Ayan, parehas lang din po. Kaparehas lang din po siya ni Kibuloy. Ito naman si Kibuloy. June 17, the Father frankly told us, through the appointed son's revelation that night, an angel visited me. For a long time, I've not been visited by angels. This night I was visited with dreams and vision. And he said, your name now is my name. Purely. That's the new name that he has revealed to the world. And he said, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which is above every name. He gave me his name and he took my name as his new name. Ay, nautana ng billboard na ito, di ba? May nagtanong. Sabi na, sino ba yan dyan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, guwapo lagi na siya. Siyempre, guwapo, kay nga no, gitagaan o guwapong pangalan. So my name became his name, and his name became my name. I and my father's name are one! Yan. Ngayon, wanted. Ganyan po, ka-fanatic ang mga Pilipino. Tatlong uri ng pagan idolatry. Tatlong uri ng idolatry. Number one is pagan idolatry, secular idolatry, religious idolatry. And if you are part of that idolatrous practices, mga kapatid, the only way to be out is no other down but Christ. Conclusion, the reality is this. God is real and we are made to worship Him. Yet there is only one way to truly worship the one true God, and that is through faith in Jesus Christ. Sin separates us from God, but through Christ, we can have the barrier of sin removed and be reconciled to God, freed from the idols that enslaves us. Jesus said in John 5:23, whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.